Bistado ang modus ng pagpupuslit ng droga ng isang lalaki sa loob ng Bilibid. Ang Shabu, itinago sa bulalo. May report si Marisol Abduraman. Sa unang tingin, aakalain mong beef caldereta lang ang ulam na dala ng isang dalaw sa New Bilibid Prison. Pero hindi lang pala bulalo ang laman ng buto ng baka, kundi mga sachet ng Shabu. Isiniksik po doon sa loob ng bone marrow at pinatungan ng taba ng bone marrow. Tinanggal muna? Yes. At pinatungan para hindi ma-detect. Sa kabuuan, 5 sachet ng Shabu ang nasamsam ng Bureau of Corrections mula sa dalaw na kinilalang si Glenn Dairit. Tukoy na nila ang person deprived of liberty o PDL na nasa Building 14 na pagdadalhan sana ng ulam pero hindi na muna siya pinangalanan. Sasampahan ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. Isang PDL naman sa medium security compound ang nahulihan ng 15 sachet ng Shabu. Even though nakakulong na yung mga yan, we will still be filing criminal charges, no? Kasi dyan natin makikita kung may recidivism and eventually they will be disqualified for the GCTA. Ang mga nahuhuling droga mula sa mga dalaw at mula na rin mismo sa mga PDL ay patunay lamang daw ayon mismo sa Bureau of Corrections na meron talagang droga sa loob ng New Bilibid Prison at nagpapatuloy ang transaksyon sa mga ito dito sa loob. Kaya lalo raw naghihigpit ng pagbabantay ang Bucor para hindi na may pusit ang droga at ilang kontrabando. Nagpapatuloy rin ang pag-iba sa mga kubol sa maximum security compound. Tukoy na rin daw ng Bucor ang nagmamay-ari ng kubol kung saan sumabog ang isang IED noong nakaraang Biyernes. Pero hindi raw ito kabilang sa violent extremist offenders. Na-recover din ang 2 granada sa nasabing kubol. Maari siguro gusto tayong takutin. May intelligence report na itong mga extremist na ito nagtuturo kung paano gumawa ng bomba. At dahil sa nagpapatuloy na demolisyon, siksikan na ang mga preso. Wala na nga sila sa loob ng mga building. Idinaan na nila sa mga hawak na papel ang kanilang panawagan. Kanina, malinis na ang ilang bahagi ng maximum na dating hindi halos madaanan sa dami ng kumul sa lugar. Pero matatagalan pa raw ang demolisyon sa loob ng MBP dahil sa dami pa ang kailangang gibain. Marisol Abduraman, GMA News.